Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Tayo po ngayon ay year 2024 na, purihin ng Panginoon. At tayo ngayon po ay nasa 32 yugto na po ng atin pong pananalangin para po sa ating bansa. Kasama na rin po ang, bukod sa panalangin, ay ang pagfa-fasting na patuloy natin itong ginagawa. Amen po. At ang atin pong tema ay pinamagatang ang aking karanasan sa pagdidisipulo. At ikukwento ko nga po ano ba yung mga bagay na hindi makalimutan sa pagdidisipulo at ano ang mga word of encouragement na pwedeng ibahagi para tayo po ay patuloy na ma-encourage sa pagdidisipulo. At ang CP po na akin pong i-share sa bawat isa ngayong gabi ay matatagpuan po ito sa Lucas chapter 8 verse 16. Sabi po dito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Tayo po ay manalangin, Panginoon, sa oras na ito. Papasalamat po ako, Panginoon, dahil isa na naman pong pribilehiyo, Lord, na makapagbahagi ng iyong mga salita at makapagbigay nawa, Panginoon, ng lakas, encouragement sa bawat makikinig ngayong gabi. At salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga kababayan, sa mga kapatid, Panginoon, na dinadako mo sa page na ito para patuloy na makinig ng iyong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, gamitin mo po akong instrumento sa gabing ito para po ang iyong mga salita ay maibahagi at hindi lamang po maipaalam ang mga karanasan, kundi higit sa lahat, Panginoon, makapagbigay, Panginoon, ng encouragement sa sino man na makikinig ngayong gabi para ang pagdidisipulo katulad, Panginoon, ng sinabi mo sa aming binasa na kami, Lord, na nakakilala sa iyo ay binigyan mo po, Panginoon, ng liwanag. Pinagkaloob mo na sa amin ng liwanag at walang iba kundi ito yung buhay mo na nasa sa amin. At sabi mo nga po ay ang liwanag na ito, walang gumagawa na itinatago ang liwanag o tatakpan ng anumang bagay para hindi makita. Sa halip, ay ito ay inilalantad sa lahat para mailawan ang dapat mailawan. Lord, yun ang buhay namin. Kaya marapat lamang na ibahagi namin ang iyong mga salita at sa oras na ito, tulungan niyo po ako, pangunahan niyo po ako sa pagbabahagi, Panginoon. We bless you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay. So, ang sabi po dito, ano ang mga karanasan na hindi mo makalimutan? Way back 1989, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon. At nung ako, after 2 years, nung makakilala po ako sa Panginoon, ako po ay nahamon patungkol sa panawagan na napakahalaga yung sinasabi sa, bukod dito sa Lucas, sa chapter 8 verse 16. Dito po sa sinasabi sa Mateo 16 verse 24, na ang sabi po dito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So kasi bakit ko po ito kinote itong verse na ito? Dahil after 2 years po nung ako'y makakilala, nahamon po ako sa salita ng Panginoon na ito po ay talagang pag-aralan at talagang dinisar ko na gusto ko na kapag ka may magtanong sa akin ay marunong ako sumagot. Naranasan ko po kasi minsan
bagong-bago pala ako sa Panginoon noon at walang-wala talaga po akong alam dahil bilang bago, hindi ko pa talaga alam ang Biblia, nabasa ko man, pero marami pa ako mga bagay na hindi nauunawaan. Pero pong isang kaibigan si Brother Ray na pinapunta po kami sa bahay kasi na-curious sila kung bakit nabalitaan nila na kami po ay bakit naging born again. So ang kanyang tanong, ano ang ibig sabihin ng born again? At ano ang pagkakaiba ng born again sa Katoliko? Kung bakit namin pinagpalit ang pagiging born again sa Katoliko? Alam niyo po, nangapa ako noon at nasagot, hindi po namin nasagot ng malinaw yung question nila. Na masasabi ko na siguro kung ang panahon na yon, sa ngayon nangyari, ay meron na akong sapat na knowledge para sabihin sa kanila, matugunan ang question nila. Pero dahil bagong-bago, ay hindi po talaga namin nasagot ng tama. So sa madalit salita, hindi po kami nakapagbigay ng encouragement sa kanila. At dahil po doon, alam nyo, umuwi ako noon sa bahay na iniisip ko na hinayang po ako. At yun po ang naging susi kung bakit na i-challenge ko sa sarili ko na next time, mangyari man yung ganito na may magtatanong sa akin, titsaking ko na masasagot ko yung kanyang tanong. Kaya talaga pong naging instrumento ng Lord yon para lalo ako magpursige na dumalo sa mga conference, umaten sa church, at kapag ka lahat ng mga sinasabi ng pastor, talaga pong nag-journal ako, nagsusulat ako, hindi pwedeng hindi ako magsulat. Kinokolekt ko lang po itong mga information na naririnig ko. At talagang bumibili ako, pumupunta ako sa PCBS, kinokolekta ko yung mga maliliit na libro na sa gusto kong topic na mismo sa sarili ko gusto kong malaman. Kasi sa sobrang excited ko, sa sobrang galak ko, sa sobrang gulat ko, nung nabasa ko yung Biblia na maraming marami ako mga natutunan, maraming marami ako natuklasan na mali nung ako ay mula pagkabata hanggang sa nagkamalay, na marami talagang naging bulag sa salita ng Panginoon. Kaya nung nakilala ko ang Lord at nagbasa ako ng Biblia, talaga pong nagkaroon na ako ng intense desire sa heart ko na ito talaga ay ibabahagi ko, lalo na po sa mga relative ko. At ganun din sa ibang tao na hindi nakakaalam. Kasi based ko sa sarili, sa sarili ko, ako nagulat na ang akala ko tama ay ginagawa ko. Yung pala, ang dami palang mali kapag nagbasa ka ng Bible. Kaya isa po yun sa naging karanasan na hindi ko malimutan. Yung may nagtanong na hindi po namin nasagot ng tama. Pero blessing in disguise din siya. Dahil yun ang ginamit na Lord na instrument sa akin para magpursige na matuto at mangolekta ng mga knowledge, no, about sa mga pagka na-encounter natin ang mga tao na katulad no na curious about sa salitang born again. And then ang pangalawa kong naranasan, katulad na binasa ko sa Mateo dito sa chapter 16 verse 24, ay kung nais mo maging alagad, ay 'di ba? Sabi dito, iwan mo 'yung para sa sarili mo. Ang anak ko po dati noon ay si Kent. Siya po ay 4 years old lamang at si Chris ay running to 3 years old. So maliit pa po talaga sila. At bilang nanay, ako po talaga ay hands-on sa mga anak ko.
Pero nung ako po ay nahamon sa pagmimisyon, pupunta po kami ng Samar. Nagtatalo po ang kalooban ko kung ako ay nandun yung desire ko na sumama. Kasi gusto ko po talaga maranasan yung pagmimisyon. Pero nagtatalo ang loob ko kasi never ko pa po iniwan ang anak ko. So grabe po yung struggle ko noon kasi ayoko talagang iwan ang mga anak ko. Bilang nanay, no, sa mga nanay dyan nanonood, sa mga kapatiran naging nanay. Ang hirap na iwan ang mga anak. Pero nanaig po sa akin noon yung challenge na mag-mission. Kaya po, tutulman ang loob ko. At alam kong mahihirapan ako sa pangungulila sa dalawa kong anak na maliliit pa. Pero nilakasan ko ang loob ko kasi ang alam ko noon ay ang gagawin ko ay para sa Panginoon. So sumama po ako sa mission. Pero talagang super, super mabigat po ang kalooban ko dahil sobrang lungkot na lungkot ako dahil ayoko po talagang iwanan ang mga bata. So kami po ay nagstay doon ng 2 weeks. So ang hirap. So no, tapos nung umuwi nga po ako ay pareho silang may sakit. And then ang marami po ako naranasan sa pagdidisipulo, nandoon yung pag nagbahay-bahay, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Dahil kasi pagbahay-bahay, bahala ka kung anong isishare mong word. Kaya hindi po madali. Pero pagkatapos mo namang magawa yun at meron kang nabahaginan na mga tao sa salita ng Panginoon, yung kaba napapalitan ng joy. Kaya ang sarap na mahirap ang pagdidisipulo. Pero kailangan talagang pagtiyagaan. Kailangan talaga na ito ay pagpursigihan. So, yun po ang doon po ako nahubog, doon po ako natuto na kung saan may misyon, sama lang ako ng sama. Na bagamat nangangapa, pero sige lang. Na hanggang sa nasanay. Hanggang sa natuto na rin na yung kaba, yung takot, ay unti-unti napapalitan ng lakas ng loob. So masasabi ko na sa ating mga kapatiran, kapag ka atin pong una, naunawaan, yung sinasabi ni Jesus dito sa aklat ng Lucas, sa chapter 8, verse 16, na walang sino man na nagsisindi ng kanyang ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. At sabi niya sa aklat ng Mateo 24 na inaatas ng Panginoon na go and make disciple. Kaya talaga po ang atin pong destiny, ang atin pong buhay ay nakatalaga sa pagdidisipulo dahil tayo ay dati na nasa paghahari ng kadiliman. Pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay at si Jesus na ito ang liwanag at ang liwanag ni Jesus na ito ay nilagay sa ating buhay at ang liwanag na ito ay nasa sa atin na. So, ang pinakaresulta, ang pinakasusunod na hakbang ng isang mananampalataya dapat ay ang liwanag na nasa sa atin, ibahagi natin ito sa iba. Dahil hindi normal at hindi tamang gawain na ano pa ang use ng ilaw na sinindihan mo, pagkatapos tatakpan mo rin pala para itago sa iba. No, kaya kung alam natin ang salita ng Panginoon,
At ang mga salitang ito ang nag-transform, nagbago ng ating mga buhay. At paulit-ulit nating pinapatotoo kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya kadakila sa buhay natin, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, lalo na sa panahon ng kagipitan, kung paano tayo ay pinalaya ng Panginoon, kung paano tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan, hindi lamang kaligtasan mula sa mga pagsubok, problema, laban sa mundong ito, kundi ang kaligtasan ito ay doon sa buhay na walang hanggan. No? So ito po yung napakaraming liwanag na taglay natin na kinakailangan ibahagi po natin sa iba. Na itong ilaw, yan po, ang gamit ko ngayon ay lampshade kasi po dito po yung ilaw namin sa, no, sa kisame. So, ang ilaw kapag pundido ay mananatiling madilim. Pero kapag ang ilaw ay patuloy na nakasindi, yung dilim naliliwanagan, napapawi ang dilim. Kaya ang liwanag po ay nasa atin na binigay na ni Lord. O, tayo ay liwanag na ng mundong ito, tayo ang ilaw ng mundong ito, na kung paano si Jesus ay ilaw at liwanag, gayon din, dahil siya ay nasa sa atin na tayo ay liwanag at tayo ay nagsilbing, magsisilbing ilawan sa iba. Kaya hindi natin, hindi po tama na gawin na ang liwanag na ito ay itatago natin. O hindi tama na gawin na ito nga po, yung lampara o lampshade, na sinindihan na, no, naka-on na, pero tatakpan pa. Bakit, no? So ang tanong doon, bakit mo tatakpan? Kaya mo nga sinindihan, kaya mo nga inon yung ilaw para lumiwanag. Kaya wag po natin hahayaan na sa ating hindi pagkilos, sa ating pagbaliwala, sa pagbahagi ng salita ng Panginoon, na sa atin pong walang desire to share the gospel of the Lord, ay wala po tayong kasintulad ng isang tao na nagsindi ng kanyang ilawan tapos tinakpan, na parang pag tinakpan, pardon the word, sorry po sa salitang ganito, parang ipinagdadamot mo, parang sinasarili mo lang, hindi mo binabahagi. Diba po, diba ang salita ng Panginoon ay pagkain, tinapay? So pagka tayo ay kumakain, nabubusog tayo. So ang isang tao kapag ka nabubusog, ay kapag nakakita siya ng kasama sa loob ng bahay, no, hindi tamang ugali yung pagkakumakain ka na maraming mga kasama ka dyan sa kapaligiran mo, lalo na sa loob ng bahay, ay hindi ka nag-aalok. Na, hindi mo man lang sinasabi, di ba normal sa ating attitude yan na, uy, kain po, masarap po itong ulam na to, tara, na, lalo na pagka nagluluto tayo, di ba? Lalo na pag binibida natin yung ating menu, sabihin natin, uy, magluluto ako ng ganito ha. Alam nyo, master ko tong ganitong lasa eh. Hayaan nyo, pagka naluto ako, bibigyan ko kayo. Normal po yun sa atin kasi yun ang ugali ng isang Pinoy. At bilang tao, yun ang napakagandang karakter na inilagay ng Lord sa puso natin, sa ating pagkatao. Na yung literal na pagkain, pagka natikman natin, hindi natin po pwedeng hindi ikwento sa iba. Na, alam nyo, nakatikim ako ng ganyan, kumain kami sa restaurant na ganito, ang sarap doon, mura, ganito, nakatikim ako ng ganitong pagkain, ang sarap. No, yun po yung likas nating pagkatao.
But when it comes sa spiritual, maraming mga Kristiyano ang pipi. Maraming mga Kristiyano mananampalataya na itong kaligtasan na ito ay walang desire, walang hangad to share it to others. Kaya mga kapatid, hindi dapat gayon. Tayo ay binukod ng Panginoon, tayo ay itinangi ng Diyos, nagpakilala siya sa atin kahit na hindi natin hiningi iyon sa kanya, no? Basta na lang dumating sa buhay ko, katulad ng buhay namin mag-asawa, hindi ko hiningi kay Lord na, Lord, gusto kitang makilala. Hindi ko hiningi kay Lord na, Lord, gusto ko magbasa ng Bible. Bagamat sa iba, alam kong may pangyayaring ganun. Pero sa akin po kasi, yun ang aking naranasan. Hindi ko hinanap ang Bible nung una. Dumating na lang siya. Nagpakilala ang Panginoon nung nagbasa ako ng Bible, dun ko siya nakilala. Dahil bakit? Kasi ang puso ng Diyos, kilala tayo ng Panginoon na kaya tayo nilikha, nilalang, kasi kilala niya tayo na alam ng Panginoon na through us ay maipalaganap natin ang kanyang mga salita. Alam ng Panginoon na tayo ay isang kasangkapang kagamit-gamit para mapapurihan, maparangalan ang kanyang pangalan. Alam ng Panginoon, may potential tayo. Meron tayong gayong kakayahan. Alam ng Panginoon yon. Kasi kung hindi nakikita ng Lord ang potential natin, hindi siya magpapakilala sa atin. Hahayaan niya na hindi natin malaman ang katotohanan. Hahayaan niya na manatili tayo doon sa buhay natin na nasa ilalim ng kadiliman. Pero inabot tayo, nagpakilala siya, at patuloy na dinadagdagan niya ang pagkakakilala natin sa kanya, na mula nung makilala natin ang Panginoon, no, 1989, nung makilala namin ang Panginoon, praise God, until now, no, 34 years na kami ay nakakilala sa Panginoon at hindi nagsawa ang Lord sa amin, na mula nung unang taon na pagkakilala namin sa Kanya until now, ang Panginoon patuloy at patuloy na nagpapakilala, patuloy at patuloy na ipinaparanas niya kung sino siya sa buhay natin. Iyon siya. Kasi bakit? Kasi gusto niya itong karanasan natin na ito ay maibahagi talaga natin sa iba. Kaya kapatid, ang gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin na ito pong salita ng Panginoon na atin pong narinig, nalaman, nabasa, ay huwag po nating itago. Huwag po nating ipagkait sa iba. Ikwento po natin. Diba? Yun ang ating nung tayo ay nasa lumang pagkatao pa, ang ating habit pagdating sa pagiging marites, diba? Minsan masarap yun, lalo sa agahan, diba? Habang kumakain, nagkakape. Yung kwentuhang marites na yan, ini-enjoy natin yan. Pero nung makakilala tayo sa Panginoon, pinawi na yan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi na yan nakapagbigay sa atin ng kaaliwan. No? Kaya, ang gusto ng Panginoon, ang gagawin nating chismis ngayon, ibabalita, walang iba kundi ang kanyang mga salita. At alam niyo po, magugulat tayo. No? Akala lang natin minsan, wala tayong kakayahan. Iba nga sabi ng Panginoon sa Aklat ng Santiago, kapag kulang ka sa kaalaman, humingi ka. Pag kulang ka sa karunungan, humingi ka. No? Isa lang po ang nakikita ko nagiging hadlang kung bakit ang salita ng Panginoon na
narinig natin, nalaman natin, ay hindi natin ipinapahayag. Siguro nahihiya tayo, o kaya tingin natin sa sarili natin ay hindi natin kaya. Hindi po. Pag dinisar natin, pag hinangad natin, at sinabi natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Alam niyo po, ang Diyos, hindi siya Diyos na tumatanggi sa ating kahilingan. Lalo na po para sa kanyang karangalan. Lalo na po para sa kanyang kapurihan. Kaya kapag hiniling natin, Lord, gusto ko ibahagi ang iyong mga salita, gamitin mo ako. Gagawin po yan ng Panginoon, mga kapatid. I-desire lang po natin. At hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. At alam niyo po, no, ang isa sa maganda na kapag tayo po ay nagdidisipulo, ito po ay nagiging instrumento ng Lord sa atin para po tayo ay magpatuloy. Para po tayo ay huwag manlupaypay, huwag tamarin. Alam mo yung pag ang buhay mo, ang ginagawa mo ay paulit-ulit lang. Ang tendency, dahil ang pagiging, ang kultura natin, ang pagkataon natin ay madaling magsawa. No? Pagka paulit-ulit lang ginagawa natin, manghihinawa tayo. Pero kapag tayo po ay nagdidisipulo, nakakatagpo tayo ng iba-ibang tao, nakakarinig tayo ng iba-ibang karanasan nila, nakakarinig tayo ng kanilang pagdaing sa buhay natin, at itong pagdaing nilang ito, ang binabahagi nilang ito, ay inilalagay naman ng Panginoon na burden sa puso natin. Kaya nagkakaroon tayo ng compassion sa kanila. Kaya ito yung tinatrabaho natin sa ating buhay espiritual, sa paglilingkod sa Panginoon. Na dahil doon lagi, nagiging busy ka doon, nakakalimutan mo, hindi nakakalimutan, kundi hindi mo na nabibigyan ng panahon yung, alam mo, yung pagiging kahinaan mo, pagiging matampuhin mo, yung bang ito yung ginagamit ng Panginoon ay instrumento para sipagin ka, para mag-evangelize, humayo, lumakad. Dahil kasi, habang nilalagay ka ng Panginoon sa mga ganoong mga karanasan, lalo namang ipinapakita ng Panginoon sa atin na gaano siya kabuti sa buhay natin. Dahil doon na makukompare natin ang sarili natin, Lord, bless pa rin ako right now kasi yung sinishare niya sa akin, nalagpasan ko na po. Napagtagumpayan ko na po. At salamat dahil yung matinding struggle niya, akala ko dati ako lang may problemang ganun. Yung pala, meron pa palang mas higit na may mas mabigat na problema kaysa sa akin. Kaya alam niyo po, ang sarap magdisipulo. Hindi nawawala yung challenge, hindi nawawala yung tiyaga. Hindi nawawala minsan yung kaba, hindi nawawala yung, alam mo yung may mga panahon na napapagod. Pero alam niyo po, kapag ang mga taong ito na ating nadidisipuluhan ay magsasabi sa atin na salamat po, napalakas po ako sa sinabi ninyo. Salamat po, lumuwag po yung isip ko, ang pakiramdam ko. Salamat po sa panalangin kasi po tinugon kami ni Lord. Salamat po, hindi kayo nagsasawa sa amin. No, kaya no, may mga kabataan dati na may mga young couples dati na hindi sila kasal pero nagpakasal later on dahil nadisipuluhan. May mga mag-asawa na hindi magkasundo dati pero dahil nadisipuluhan nagkasundo. Alam niyo po, napakasarap. Kaya ang sinasabi dito,
na huwag mong itago ang ilaw, ilantad mo, at tayo po ay ilaw. So sa last verse, sabi po sa ikalawang, sa unang Pedro, sa chapter 2, verse 3, sabi dito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. See? Sabi po dito sa verse 9 ng unang Pedro sa chapter 2 verse 9, okay? Letter B sa second sentence, pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Amen. So, pinili tayo. Pinili ka, pinili ako. Ang purpose, ang layunin ng Lord, ihayag mo ang kahangahangang gawa niya. Ano yung kahangahangang gawa ng Panginoon sa buhay natin? Di po ba niligtas tayo? Di po ba binayaran ang ating kasalanan, bayad na? Di po ba inilipat ang buhay natin mula sa kadiliman at inilipat sa buhay ng kaliwanagan? No, ano pa? Di ba nga ang lahat ng nakay Kristo hindi nahahatulan, kundi sana ay may buhay na walang hanggan. Napakarami. Itong kahangahangang gawa ng Panginoon, yung pagkamatay niya sa cross, yung kahangahangang gawa niya na gayon lamang ang pagmamahal niya sa sanlibutan na kaya niya ibinigay ang sarili niyang anak. Yun lang, sasabihin lang natin na paulit-ulit natin i-share John 3:16. Doon po tayo magsimula. I-share natin, mamigay tayo ng tracks. No, yung mga online pages natin, i-share natin sa iba. Tapos, ngayon sa Facebook, mag-quote ka ng verse. Tapos, i-share mo. Alam nyo po, no, ang dali na po mag-evangelize ngayon. Kung nahihiya ka sa kaibigan mo, i-message mo sa messenger, sharean mo ng word of God. Kung nahihiya kang harapin, ngayon napakadali na eh. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag mong takpan ang ilaw. I-share mo sa iba. At ang sa huling binasa natin, pinili ka ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos upang maghayag ng kahangahangang gawa niya. Kaya kung ikaw ay naniniwalang pinili ka ng Diyos, kaya nakilala mo siya at nagpakilala siya sa iyo. Kung ikaw ay naniniwala na inibig ka na ng Diyos kahit nung hindi mo pa siya iniibig, dahil ang gusto niya, ikaw ay maghayag kung gaano siya kabuti. Kaya ang isang taong hindi naniniwala na siya ay pinili ng Diyos, wala siyang pasanin na maghayag ng kabutihan ng Panginoon. Kaya kung naniniwala ka na pinili ka ng Diyos, then ihayag mo ang kanyang kabutihan. Magdisipulo po tayo. Amen? Tayo po ay manalangin. Father God, I pray right now, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, I lay my hands, O God, right now, sa lahat na nakikinig at nakakarating na tinig na ito. Lord, pagdiinan mo po sa isipan ng bawat isa na hindi po aksidente kung bakit ka nagpakilala sa amin.
Dahil, Lord, ang layunin mo, Panginoon. Magamit mo kami para parangalan ka. Gamitin mo kaming instrumento para ang liwanag na pinagkaloob mo sa amin. Ibahagi namin, Panginoon, ang liwanag na ito. Huwag naming ipagdamo. Huwag naming itago. Huwag naming panatilihin sa amin lang. Dahil mali yung liwanag po ang nabasa namin sa unang Pedro sa chapter 2, verse 9, na pinili mo kami, Panginoon, upang ihayag ang kahanga-hanga mong gawa. Lord, ang amin pong bansang Pilipinas, marami pa po ang hindi nakakaalam ng iyong mga salita. Marami pa po ang dapat na abutin. Marami pa po ang mangmang sa mga salita mo, Panginoon. Marami pa po, Lord, ang nangangailangan, Panginoon, ng liwanag mo na nais mong tanglawan. At kami ay narito, Panginoon, I pray, dear God, gamitin mo kaming instrumento, Panginoon. Lord, ildagdag mo sa puso namin ang pasanin. Ilagay mo sa puso namin ang pagiging mahabagin, Panginoon, sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan mo, Panginoon. Upang, O God, ang bansang ito na itinuturingang one of the Christian country in the whole world ay magkaroon ng katotohanan, Panginoon, sapagkat, O God, ihahayag naming mga anak mo, ilalantad naming mga anak mo ang liwanag na ipinagkaloob mo sa amin. Father God, I pray, let Jesus be the King in our country. Let Jesus is Lord in the Philippines, Lord, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Napo kaming ibang hilingin sa inyo. Hindi mo lang po ibibless ang bansang ito, Panginoon, sa pag-unlad ng ekonomiya. Kundi kasabay, Lord, na pag-unlad ng ekonomiya, dumami ang maabot ng mga salita mo at gamitin mo kami. Ibilang mo po ang Church of the Living Faith, Lord, na maging masipag, magkaroon ng intense desire to share your light to others, O God, sapagkat marami ka po na ninanais na matanglawan ng iyong liwanag. Maraming salamat, Panginoon. Lord, bless your word. Bless my brothers and sisters. Bless everyone, O God, tonight. And bless the Philippines, I pray, as well as Israel, Panginoon. Thank you, dear God. This I pray in Jesus' name. Amen.